Hello guys, welcome back to my channel. All right, another interesting topic po. Just in case curious po kayo, sino ang top stock pick ko for the month of June to July 2024? Welcome back. Ayan, my top stock pick no for 2024, mid ng 2024 no, June to July, kasi medyo bumaba po ang stock market ngayon. So, tumitingin-tingin tayo. Sino ba ngayon ang sa tingin natin medyo magandang tingnan? At sasabihin ko na po kagad, The Figaro Coffee Group ang medyo natitipuhan ko po no for this month. Ito po yung gustong-gusto ko po sa ngayon. No? Bumili na po ako ng konti nito and I am planning to buy more kapag may budget po tayong dumating. No? Okay. At ang dividends po na pinamigay nila, no? Since bago po ito, kaka-IPO lang po ito, so medyo napaka-iksiba po ng history po niya. Kaya lang syempre, bumaba po ang presyo po niya. No? At mukhang pag-grow ng pag-grow stock na to. So napansin po natin. No? 2022, 2.78 lang. Payat na payat. And 2023 ay medyo tumaba na po to 3.75% ang dividend yield. No? Iko-compare po natin. No? Sa price niya po today na 72 cents per share po siya ngayon. No? At ito po ang business po niya. No? Nag-start po ito no? For a very long time. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Na Figaro na coffee shop, no? At noong 2021, they have 53 Figaro coffee shop. Kaya lang kung mapapansin po ninyo, after 2 years na nagdaan, 2022, 2023, konti lang ang nadagdag, no? From 53, naging 57 lang ang coffee shop po nila. So, hindi po yon ang exciting po. At hindi rin po si Tianma na yung kainan po na Chinese food po yata itong Tianma, no? From 7 restaurant, after 2 years, naging 9 lang po. So, hindi rin po ito, no? At si Coffee Cafe Portofino, parang hindi rin po ito, no? From 1, naging 5. Ang talagang nagpapa-excite po dito sa Figaro Coffee Group, no? Talagang pumatok po dito yung Angel's Pizza. From 30 na restaurant, no? Naging 96 na po ang Angel's Pizza po. Ito po talaga ang tinitingnan po dito. Ito po talaga ang interesting po sa company po na to, yung Angel's Pizza po, no? At tingnan mo natin ang profitability, napakagad ng business po, no? Kung, kasi madalas po tumatambay, lahat yung mga companies po talaga, ano, pag ina-analyze ko, tinitingnan ko kagad po sa Morningstar, galing po sa Morningstar po, ang data po na to, no? At bihirang-bihira lang po ako nakakita ng company na above 10% po yung mga figures po na to, na return on asset, return on equity, no? Invested capital, net margin. So this is saying na napakaganda ng profitability po ng business po na to. Yung nire-return niya no sa assets, no. So ibig pong sabihin, this is a business na very very prime for growth, no, kasi malaki yung nire-return niya compare po sa pangangailangan niya na asset, no. So it's a very very good business po. At kung titingnan po natin yung growth, of course nag-grow po siya significantly, no, 2022 2023. Syempre may bagong injected po na pera po sa kanila, no, nag-raise sila ng capital, no, by way of IPO. So talagang in-expect natin yung past 2 years, talagang maganda po yan, no? Mag-grow po talaga po yan, no. And yung margins po ng business po na to, ito po yung isa din sa maganda po, no, kung mapansin po natin, no. Magaganda po ang margins po niya. Considering po guys, no, considering po na food business po ito. Pag food po talaga ay talaga pong sakal po yan. Tingnan niyo po ang mga margins po ng ibang kainan po na ibang restaurant. Ipatayan po yan. Napaka-competitive po ng kainan. So bihirang-bihira po tayo. Itong figures po na ito, napakaganda na po ito para po sa isang food business. So nagustuhan din po natin yung margins niya, no? At yung financial health po niya, mababa po yung debt to equity ratio po niya. At ang interest coverage po niya ay napakataas po, no? Anything na 10 pataas is considered very 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 solid po. And interest coverage po nito is 43. Ibig sabihin pong kayang-kaya pong bayaran ng mga interest po sa utang. Now, Kuya John, paano po yung current ratio? It's below 1, no? Ito actually po yung current ratio is one of the mga ratio po talaga na hindi ko po masyadong pinapansin po yan. Medyo ini-ignore ko po yan. Mas tumitingin po talaga sa debt to equity ratio and interest coverage. I-discuss din po natin in the future. Pero kung gusto niyo po, interested po kayo, ang short explanation lang po niya, no? Kasi ano ba yung current ratio, no? Kaya bang i-cover, no?
ng current assets mo ang yung mga current liabilities, no? Current assets, no? Yung mga madali mong gawing cash in the next 12 months, no? And then yung current liabilities yung mga bayar mo in the next 12 months. So, ibig po sabihin dito, kung below 1, hindi mo kayang i-cover. Yung Kuya John, bakit gano'n? Kung hindi niya kayang i-cover, di ba concern yun? Para po sa akin, hindi. Kasi po, yung sa accounting po kasi, dahil nailagay siya sa certain bucket, it says na kailangan mo siyang bayarin in the next 12 months. Pero in practical terms, hindi po lahat ng liabilities mo ay kailangan mong bayaran in the next 12 months. Yun po yung short na explanation ko po. Sorry po, nag-segue po tayo. Medyo napaconcentrate ako sa current ratio. But anyways, para lang po sa akin, maganda po ang financial health po ng company po na to. No? And ang reason po talaga na gustong-gusto ko po talaga ito is dahil nagustuhan ko po talaga itong Angel's Pizza at gustong-gusto ko po talaga mag-invest sa brand po na to. This is a very, very Peter Lynch po talaga na play. Kasi po, nasubukan ko na po ito na dumaan po talaga ako. Nag-pick up po. Bumili ako ng pizza. And then, pinick up ko sa branch. At nakita ko po talaga kung gaano karami ang order. At kapag bumili po kayo talaga ng pizza sa Angel's Pizza, napakatagal bago mo makuha order mo sa haba po ng pila. At yun po talaga nagpapa-excite po sa isang katulad po natin na retail investor. Kasi ganun po ang turo ni Peter Lynch. Mag-observe ka sa paligid mo. Ano ba ang talagang binibili ng mga tao, no? Baka doon maganda mag-invest. At nakikita natin na napaganda po nito, no? I believe in Angel's kasi solid po yung brand niya, no? And yung swak yung price to value po niya. Kaya po isa siya sa mga sikat po talaga. Kasi yung price niya, okay naman. Okay po ang pricing po niya. Tapos yung value niya, yung pizza talaga, masisiyahan ka sa produkto niya na pizza. Kaya po talaga nag-grow siya ng fast, no? At nag-innovate po siya, no? At isa pa po sa nagpa-excite sa akin, hindi lang po dahil mahaba ang pila po sa Angel's Pizza, but also because of this news po, no? Disclosure po nila na for this 2024, they plan to spend 1 billion capex. Magtatayo po sila ng 70 to 80 stores po for 2024. Imagine that, 80 new stores. Ibalik ko lang po yung figure po natin kanina. 96 po sila ngayon. Magtatayo ng 70 to 80 new stores. So, ang laki po noon, no? Mga 70 to 80% ang madadagdag sa Angel's Pizza na branches. So that is very, very exciting, no? Hindi lang po dahil na sa news po na to. Of course, this is just tip of the iceberg. And may mga plans na rin po sila at may mga naliligaw na rin po yata. Pag binasa ko po sa ibang mga balita na may mga nagtatanong na rin na mag-expand sa ibang bansa, no? Kasi, guys, alalahanin po natin si Jollibee. Para lang po sa akin, no, si Jollibee talaga nakachamba po talaga nung pumatok talaga yung Chicken Joy. Yung formula po nila ng Chicken Joy talagang ito talagang bumubuhat kaya naging international brand din po si Jollibee. Of course, simplify ko lang po, oversimplify. Pero what if ito rin pong pizza na to, itong creamy spinach dip na to, diretsuhin na po natin talaga yung blockbuster niya, yung creamy spinach dip po nila. What if ito yung Chicken Joy ng Angel's Pizza na talagang magpapaputok po nito sa buong mundo? What if, no? So, sa ngayon na mura ang valuation niya, Why not na sumakay po tayo? Parang wala naman po kasi mawawala, no? It's a small company. Gusto ko ito, small company na maganda yung growth, yung potential growth niya. At meron po siya talagang patok na product. At ang isa pa sa nagustuhan ko po dito sa Figaro, sabi ko Figaro, pinag-uusapan ko lang Angel's Pizza. Wala na po akong pakialam sa iba niyang brand. Wala na po akong pakialam sa Tienma. Wala na po akong pakialam sa kanilang kape-kape. Angel's Pizza na iso, pinag-uusapan ko po dito. Ang nakikita po advantage po nito, kasi nasa Pilipinas pa lang po sila, yung agility po. Anong ibig mo sabihin agility? Kasi po ganito po yan, ano po mga kalaban po nila? Di ba mga Pizza Hut, mga Papa John, ganyan, which are international brand, no? So itong mga international brand, hindi po basta-basta kaya magpalit o magpivot o mag-change ng menu, mag-change ng product, no? Kasi ano po ito, ang headquarter ito, syempre nasa US po, no? Hindi po ganun kadali. Hindi po sila ganun ka-agile. Hindi po katulad nito, nasa Pilipinas. Ito lang ang market nila. Pag may nakita silang patok talaga o may gusto silang baguhin, babaguhin talaga nila. Pag may nakikita silang ito, no? Ito ang interest ng mga tao. Mag-i-introduce ng bagong prata po yan. Kasi ito po, napansin ko po, no? Since last year po,
And i-compare ko po this year, tinignan ko sa website nila yung menu po nila. Ibang-iba na po. Ang daming nadadagdag na product. So it is telling mo na talaga nag-i-innovate po sila. Tinitingnan talaga nila ano yung panlasa ng Pinoy at ano talaga yung mga brand, no? Ano ba yung mga gustong ano eh, tirahin ng mga Pilipino. Eh, kung international brand po, eh, bago po pansinin ng headquarter po yan sa US, medyo matagal po yan. Kung papansinin, siyempre pag nag-decide po yung mga international brand, iisipin po yan, siyempre pag nag-launch yan ng product, halimbawa, lalagyan ng sausage yung gilid, iisipin po nila paano sa Singapore, paano sa Indonesia, paano sa mga ganito. No? Kasi yung gagawin nila, isang strategy lang yan eh, para mas sulit po sa kanila po, no? Yung gagawin po nilang project. And unlike po nito, nasa Pilipinas lang, eh, no? Very, very agile. Mabilis po silang mag-adapt, mabilis maglabas ng produkto na sa tingin nila ay sisikat. Yung lalaman po ang para po sa akin, kaya very, very excited po ako dito po kay Figaro or kay Angel's Pizza, no? Isa lang po ang concern ko po dito, no? Yung free float level, no? Sa 23.58%, no? Medyo, sana kung ako lang po masusunod, sana nasa 30-40%, no? Yun, para mag-commit pa tayo ng mas malaking capital. So, lalagay po tayo dito ng konting pera, pero syempre hindi natin ito todo kasi yung free float po niya, man, baka ano eh, mahirap na, baka biglang madilis, no? Baka sa makaisip ng idea eh. Dilis na natin. Mura lang naman po ngayon, no? So, in my opinion, medyo mura po siya, no? Mura po siya, no? Kung titingnan natin yung PE ratio niya ngayon is 7. 8 po ang PE ratio niya. Imagine pag nag-play out na po itong additional 80 na Angel's Pizza, ano mangyayari sa PE ratio na ito? Magiging 6 or 5 ang PE ratio mo. So, very, very cheap po ito, no? So, para po sa akin, mura na po siya ngayon. And then, pwede ko siyang i-own ngayon, no? And see how it plays out. Para po sa akin, wala pong talo. Kasi kahit na hindi po siya masyadong mag-grow, feeling ko po, okay na eh. Okay na yung PE ratio niya sa ngayon, no? Kahit hindi siya mag-grow. And andun ang laki ng potential na mag-grow. And what if, no? What if nga na talagang dumire-diretso po ito, no? So, yun lang naman po ang nakikita po ninyo. Nakikita ko po ito. Pero po, syempre, hindi po ito recommendation. No? Opinion ko lang po ito na sinishare ko. Kasi gusto ko rin makita ang inyong feedback. Kasi syempre, baka naman may ibang bagay na hindi ko alam, no? So i-share nyo naman po ang feedback po niyo. Ano po tingin niyo dito sa Angel's Pizza o kay Figaro Coffee Group, no? Kung may mga additional information kayo, ano opinion po niyo, pa-share nyo naman po sa baba. Gusto ko rin po marinig at matutunan ang iniisip po ninyo dito, no? Kasi kung magaganda, edi baka magdagdag din po tayo ng konti. Kasi ang mura po niya ngayon, no? Ang mura niya po ngayon sa palagay ko lang po. Kayo po, ano? Puntingin nyo, guys. Hanggang dito na ang kwentuhan natin. Hindi po ito, again, hindi po ito recommendation na bilhin nyo. Stock po na to. This is a recommendation na aralin po natin ng stock na to. And if you like it, why not invest, no? Pero dapat do your own research po kasi pera nyo po yan. Decision nyo po yan, no? Okay. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Pwentuhan po tayo sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Bye.